Anong problema nila? May utang, walang sapat na kita, walang ipon. Just in case na magkamali ka, di ba, hindi ka malulugi, hindi masisira ang buhay mo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Pagod ka na ba sa iyong pagtatrabaho at gusto mo na mag-set up ng iyong sariling business? Well, in this episode, we are going to talk about the 4 easy ways to start your own business and to become an entrepreneur. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning into this channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, alam na this. So, pag-uusapan po natin, ano ba yung 4 na gagawin mo lang para kayo ay makapag-umpisa ng sariling negosyo? Ito po yung gagawin. Gagawin ko ng coaching session to. I want you to sit back, relax, get a piece of paper and watch the Betamax. Hindi, magsulat po tayo. Number one, para malaman mo talaga kung talaga para sa itong negosyo na ito, identify your strength and your passion. When you say strength and passion, kasaan ka ba magaling at ano talaga yung gusto mong gawin? Mahirap kasi kung gagawin natin isang bagay na weakness mo. Do you agree? Mahina ka sa math, papasukin mo accounting. Mahina ka sa art, papasukin mo, di ba, yung about creatively. Eh, parang I don't think it will be fit for you. Kung saan ka talaga magaling? Kung magaling ka sa tao, probably hosting or if not man, sales, di ba? Kung magaling ka naman sa cooking, di ba? Probably nasa field ng food. So, identify what you're good at. Turn it to become your passion. So, sulat mo yung mga interests and hobbies mo. Dapat mag-match, ha? Mag-match ang kagalingan mo sa hobbies mo. Okay? And then, after that, ang gagawin mo, i-research mo. Ano yung magandang business idea that is related to your passion? And make sure, ha, yung passion mo dapat may demand at mayroong sinusolve na problema. Kasi probably yung passion mo, wala naman sinusolve na problema. Ay, wala talagang bibili. At the end of the day, hindi ikaw ang kliyente. Ang kliyente mo yung target market mo. So, again, pag na-check mo na yung strength mo, yung passion mo at yung target market nagmamatch na kung magandang sign na yan. That is number one. And then number two, pagkatapos na yan, nalaman mo na, ito yung gusto kong gawin, ito talagang kaya kong gawin, ito yung mga taong gusto kong tulungan, research na tayo ng market. Research na tayo kung sino talaga yung gusto mo talagang matulungan. And part of researching sa target market is also studying the current trends in the market. Siyempre, ito ba ay tinatawag nating sunrise na negosyo or sunset na negosyo? When you say sunrise, pataas pa lang siya. And sunset, pababa na po siya or nagpa-plateau na po siya. Mas maganda, let us catch the opportunity upon a sunrise industry, not a sunset industry. Does it make sense? And then check nyo rin yung competition. Meron kami tinatawag na SWOT analysis, no? Yung tinatawag nating strength, weakness, opportunities, and trends. Pag-aralan mo sino yung leading brand, anong ginagawa nila, anong diskarte nila, di ba? So pagkatapos mo mapag-aralan yan, ang next step na gagawin po naman natin, pag-aralan mo naman na anong problema ng target market mo. Yung passion mo ba, yung ginagawa mo ba ay makakasolve ng problema ng iyong target market. In my case, ang target market ko definitely are people who are financially stressed. Anong problema nila? May utang, walang sapat na kita, walang ipon. So, in other words, yan ang target market ko. Ano, alam ko yung problema nila. So, anong solusyon? Ang solusyon ko, I want to help them to become wealthy and debt-free. And then after that, nag-develop na ako ng products. Ano yung mga products? Kaya nga nagsusulat na ako ng books. Diba? Gumagawa ako ng mga webinars, seminars to help this target market. And then after that, the next step, syempre, pag meron ka ng solution, meron ka ng produkto, presyuhan na. Magkano mo ibebenta ang produkto mo at saka serbisyo mo to serve the target market? At pag nagbebenta po tayo, tatandaan niyo po to, sila ang bibili, hindi ikaw. So price it in a sense that the target market can afford your product. Like for example, some people nagsasabi, bakit daw napaka-affordable ng mga books ko? Nasa range ng 150 up to 190 or let's say, may mga iba na mas matataas ng konti, yung makakapal, 400. Bakit ko pinais na ganitong affordable? Because my target market are the masses. I don't think na as much as they want, but they will not spend or invest 300 pesos for a book or 400. Kaya may mga presyo tayo ng 150. Again, ganun din po. Sana kung kayo po ay magpepresyo, dapat angkop sa target market at affordability nila. Kaya nga, bago tayo magpatuloy, kakamustahin ko muna si mga Kapogi Vlogs. Kasama ako dyan, si So Owen at saka si Alicia May Kaz Vlog. Thank you very much sa pag-support ng channel na ito. So, napag-usapan na natin kung ano strength mo, passion mo, target market mo. Pinag-aralan mo na, ito na yung pangatlong step para makapag-start ka na. Start small and grow big. Mag-start ka muna kung ano yung afford mo. Diba? Kung afford mo 1,000 pesos, doon ka mag-start. Huwag mong hintayin ako, kailangan ko ng funding $1 million. Ooh!
Grabe naman. Ang pinaka-best niyan, mag-conduct ka ng test run na maliit na batch lang. Just in case na magkamali ka, 'di ba? Hindi ka malulugi, eh. Hindi masisira ang buhay mo, 'di ba? Magpa-trial test ka. Kung pagkain 'yan, pa-trial test ka. Luto ka muna, pa-trial test. O like for example, may dog food kang gustong ibenta, pa-try mo sa aso mo at pag hindi kinain ng aso mo, ibig sabihin isara mo na 'yan. 'Di ba? And then once nakita mo na 'yung parang proven na techniques at the same time 'yung system na talagang gusto ng tao at bibili ng tao at that price. Yun na. That's the time that you introduce it to the market. And once you introduce it to the market, the fourth step in order for you to really start your business, network and learn from others. Alam mo, importante yan eh, yung tinatawag nating networking. Ah. Hindi po itong direct selling, ibig sabihin ko networking, is makipag-connect ka sa mga tao na talagang like-minded. Makipag-connect ka sa mga taong magagaling na so that you can seek advice from mentors who are experts in their fields. Or you can join online groups that are related to the industry, to the market that you belong to. Or you can collaborate with other entrepreneurs to expand your network. So, marami pong opportunities na pwede natin gawin. Again, uumpisahan po natin 4 easy way to start your own business. Very simple. Again, start with your passion and strength. And then number 2, target market. Diba? Pagkatapos po niyan, develop already a product and a service. Start small but grow big. And number 4, you network and you learn from others. So, mga friendship, if you want me to help you, lalo sa mga tao na gustong, ay, chinky, I'm sure na marami ka ng experience sa business. Yes, I've been in sales for over 46 years already. If you want me to help you, to guide you with your business journey, ito yung gagawin po natin. All you need to do is just check out the link sa comment section, please. Okay? Check out nyo lang sa comment section. Doon po, meron po akong step-by-step guide on how you can start your business. And I have invited also mga successful entrepreneurs to join me to be able to share with you ideas on how you can start your successful business. Maraming salamat for tuning in. Tatandaan ako mga friendship, tamang kaalaman ang kailangan po natin sa pagyaman. Wala naman sinusolve na problema, ay hindi, wala talagang bibili. Yung ano ba, yung anong problema nila? Well, may sana kung kayo po ay naghahanap ng target ng magpepresyo, Kapogi Vlogs, 'di ba? Kasama ako diyan. So, ang kailangan po natin sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.